Hello po sa inyong lahat. This is Mommy I and welcome to my YouTube channel. Yeah, may i-real talk lang po ako. Wait lang, parang babakbak. Alas muna natin. And may pimples. Ayan. May i-real talk lang ako dun sa mga taong kumakahingi ng pasalubong sa kapwa ko OFW. O shout out sa mga kapwa ko OFW. Ah. Lalo-lalo na yung mga nandito sa Saudi Arabia. Ayon dun sa ano sa message. Actually, hindi sa akin yun. Pero meron din ang message sa akin. Yung kumare ko sabi sa akin. Sabi niya, alam mo ba, naiinis ako sa mga nagme-message sa akin. Kasi malapit na siyang umuwi, almost a week na lang. So, sabi ba naman niya, alam mo ba kung makapaghingi sa akin yung mga ano tao doon sa Pilipinas? Yung kahit hindi ko naman sila mga close, kung makapaghingi sila, hingi sila sa akin ng one set ng halas, tapos one set ng makeup, ng mga sapatos, tsaka yung cellphone. Ah, hindi naman kami nag-abroad dito. Hindi kami pumunta dito. Para lang. Yung excess na pera na gusto namin ma-achieve, na gusto namin makuha, is pamudmudbud lang namin sa inyo. Una, may pamilya din kami. Siyempre, mauunahin namin yung pamilya namin. Sa pamilya namin na yan, may sarili kami pamilya. Asawa, mga anak, ganyan. Yan ang una namin priority. Pangalawa, mga kapatid namin. Ayan, mga kapatid, ah, shout out sa mga kapatid ko dyan na kumakahingi talaga naman, wagas-wagas ah. Pero okay lang kasi, syempre, hindi mo sila matitiis. Pamilya mo yan eh, oo. Pag ano lang naman, sa mga bagay na emergency, ganyan. Mga emergency, pwede ka magbigay. Pwede ka kung may exist ka naman, bigay tayo. Kasi, kung darating yung araw na ikaw naman yung mga kailangan, edi, makakaalala sila na magbigay din sila sa'yo. Parang ganun. Pero yung mga taong ano, yung friends ng friends mo or friends lang kayo dahil magkakababayan kayo or magkaklase yung mga anak ninyo, ganun, mga kapitbahay. Siguro naman, tama na sa inyo mga sabon-sabon, tsaka ano, chocolate. Umalis kami dyan sa Pilipinas na wala kayong pabaon. So, bakit kayo nagkukumahog or parang gusto nyo priority pa kayo, nabigyan kayo ng pasalubong na ganyan ka, ano, bakit? Million ba yung inaano namin dito? Ah, million ba yung sweldo namin dito? Hindi po. Ang sweldo lang namin dito is 20,000 lang. 20,000, kaya imaginein mo 20,000. Sa akin nga eh. Ang natitira lang sa akin almost noon, ilang libo na lang. Kasi, ilan yung anak ko? 5. So, kulang pa yung ano, yung 10,000 a month. Kulang yun. Kung pag-aanuhin mo. Sa budget lang nila yun, yung pagkain lang nila yun, yung mga excess na, kunwari, mga sa damit, mga hindi pa kasali yun doon. Kasi kung kukwentahin mo talaga, kulang yung 10,000. Okay. Ayan, pasensya na ko. Kasi, ayun, inutosan ako ni madam. So, balik tayo sa topic natin. So, yung mga taong masyado naman makapagsalita sa amin na ang yabong mo na, na nakapag-abroad ka lang, ganyan ka na. Siguro, para sa inyo lang ngayon na mga opinion. Eh, kasi sa amin, mahirap talaga yung magtrabaho ka dito, unang-una. Malayok sa pamilya mo. Unang-unang kalaban namin ito, homesick. Hindi nyo ba nakikita lang sa mga, sa ibang balita na
kapag hindi nila nakakayanan yung homesick, magpapakamatay sila. Lalasin sila. Hinikitin nila yung sarili nilang buhay. Kasi, mahirap. Sobrang hirap. Sobrang hirap kalabanin ang homesick. May mga oras na din ako na medyo matagal na rin ako dito. Siguro, almost year na ako. Lampas na. Kakaramdam pa rin ako ng ganyan. Ang hirap sabihin ko sa inyo. Andyan yung hindi ako nakakatulog. Hindi ako nakakain na maayos. Tapos, bumapagsak talaga yung katawan ko na yung immune system ko na. Tapos, mag-ano ko sa amo ko na may sakit ako, na nahihilo ako, ganyan. Sakit ulo ko talaga. Tapos magpapaano ko niya na pumunta ako sa ospital. Puti naman, swerte din naman ako na nakakuha ako ng amo ng ganito. Thanks to God talaga. Tsaka, ayan na, sabi ko sa inyo. Yung mga amo namin dito, mga aral, swertehan yan, sabihin ko sa inyo. Napakaswerte naming mga syagala o mga katulong na nakakakuha ng mga mabubuti at saka mabait na amo. Kasi may mga ano dito, may mga Arabo dito, may mga ano dito na amo na nananakit sila. Andyan yung hindi nila pakakain na ayos. Tapos sa sakad kanila mga konting ano lang, kasi dyan na kayo kasi nandito yung amo. May amo sila. Sa usap lang tayo. Tapos meron dyan yung molestahin ka. Yung iba hindi na talaga na pipigilan. Ayun, nire-rape sila. Kasi iba kasi yung kultura din dito. Pero anyway, lingid yun sa kaalaman nyo, alam ko. Nakikita nyo lang sa mga ano yun, sa news o mga balita na, ay, si ganito, napahamak, ma-rape. Hindi nyo ba nakikita yung mga ibang OFW? Yung, andyan yung nilagay sa ref, bago nilagay sa ref, pinatay muna. O, ewan ko kung pinatay mo yun. O kung ano muna yung ginawa, binugbo, ganun. So, napaka hirap talaga sa amin na na nandito kami, makikipagsapalaran kami. Unang-unang pagsubok namin yun sa mga katulad ko na katulong, na nangangamuhan. Tapos, sunod niyan yung trabaho. Okay lang yung marami kang trabaho kasi natural na yun na ano na yun yung trabaho mo. Nag-lalag ako. Okay lang yun sana yung punta ka dito, punta ka doon, marami kang trabaho. Yun. Basta may sapat kang oras ng tulog. At saka may maayos kang higaan. Iba kasi sa amin dito, alain mo, tulog sila sa CR. Tutulog sila sa balkonahe, ganun. Tutulog sila sa sahig lang, ang sapin nila, mga kumot-kumot lang, maninipis. Tapos wala pa silang aircon. Sobrang init dito. Yung patatrabawihin ka sa ibang ano, sa ibang bahay, which is, alam ko, bawal talaga yun. Pero kinikere namin yun, kinakaya namin. Ano na lang namin yun, pikit mata na lang namin na ginagawa yun. Alang-alang lang sa ikakabuti lang namin dito. Yung magimatiwasay lang ba yung pag-stay namin dito sa Saudi? Kasi pwede mo sila susundin. Parang hindi mapapalapit yung loob mo sa kanila. Makakaisip sila na gumawa ng kung ano ba. Alam mo na, ibang lahi ito Sa ano nga natin, sa lugar natin, kahit mga kalahi natin, magawa ng ganyan, di ba? Pilito. Kahit kapwa natin OFW, minsan nga, talagang kapwa-kapwa lang natin Kung makapag-tridor talaga, pag masama ugali,
Pero may mga ano naman talaga dito, may mga amo naman talaga dito na mababae. Tsaka isa na rin dito yung mga amo ko. Salamat sa Diyos talaga. Dito ko napunta. Pero naman, sabihin ko naman sa inyo, kayong mga nandyan sa Pilipinas, huwag naman kayo pakaano sa mga ta, sa mga katulad namin na ano, nagtatrabaho dito. Lalo-lalo na kami mga katulong. Kasi pag ano, ang mga katulong, kunti lang naman ang sinasahod niyan. Hindi yan katulad ng ibang mga trabahador dito o mga OFW na sa iba natatrabaho. Kunwari yung mga nurse dito, yung mga engineer, ganyan. Ay, malalaki talaga mataan mo niya. Mga, malalaki talaga mga sahod niya. Pero mga kami, pag sinabing katulong, DH, asahan nyo na. Parang ano lang yan. Parang hindi naman sinasabi kong pantay dyan sa Pilipinas na sweldo. Pero ano din, kung hindi ka marunong mag-budget sa pera mo, wala mapupunta. Ang dami kong nakakausap dito na yung ano nila, yung budget nila talagang kinukulang pa. Nagre-reklamo pa yung mga nandyan sa Pilipinas na kulang yung sinasweldo namin dito. Ayan ba? Gagawin namin, tatay kami na ano, excess na pera, eh yun lang yung sweldo namin. Kaya, pakiusap ko lang sa mga naandyan sa Pilipinas. Kasi, mindset nila talaga na pag sinabing OFW na nandito, or kahit saang lokalo, pag sinabing OFW, ayan, wala, marami ng pera. Marami. Nabubulol pa ako. Marami ng pera. So, hindi po totoo yun. Oo, may ano din kami. May mga naiipon din kami. Pero, ano lang yun? Parang isang bagsakan lang yun kapag hindi ka marunong humawa. Yung ganyan na magwawaldas ka. Iyan. Siyempre, pag pinaghihirapan mo, ang hirap ano, ang hirap bitawa ng pera. Kahit pa isa-isang daan lang yan. Makapaghingi na akala mo napakadali lang. Eh kami nga yun, rilta ko lang sa inyo. Nakikita ba kayong ano sa akin, alahas? Wala. Ikaw, sing-sing, relo, wala ako yan. Ultimo sapatos, sabihin ko sa inyo, yan ah. Sabihin ko sa inyo. Ito, chinelas. Chinelas lang gamit ko dito. Kahit saan kami pumunta, chinelas lang ang gamit ko. May sapatos man din, pero ano lang. May sapatos naman, pero binigay lang sa akin ng amo kong babae. Kasi sabi niya, hindi naman niya pinagamit. Kung gusto ko daw, di ano. Di grab ko na. Di na ako bibili ng sapatos. Ganun ako magtipid. Ewan ko sa iba, ano, na mga OFW. Well, siguro, sila din, oo. Ganon din ginagawa. Pag may binigay sa'yo yung amo mo, gagrab mo na yun. Kukunin mo na yun. Kasi, alam mo, bumili ka pa. Sayang, may papadala mo pa sa mga pamilya mo yun. Tapos, damit ko. Tinan mo damit ko. Yung iba nito, wala kami sa bahay. Sa bahay. Nandito kami sa bagong bahay. May papakita ko lang sa inyo mga damit ko. Diyos ko. Parang masasabi ninyo na abroad ka ba talaga? Ganun ako magtipid, sa totoo lang. Grabe pagtipid ko sa sarili ko. Para lang, yung gusto kong para dun sa bahay ko. Kasi yung bahay ko, hindi pa yung tapos eh. Hindi pa, ano yun, hindi pa kompleto yun. May pinapagawa pa nga ako, hindi pa nga siya totally. Hindi pa siya totally na ayos. Yung paunti-unti lang. Kasi nga, maliit lang ng pera na naiipon ko. So, pinadala ko na eh. Wala na naman ako nahahawakan na pera. Kulang pa yon. Pero, okay lang. Kasi, at least kahit pa paano, may nakikita ako sa pera
na pinagpaguran ko dito sa Saudi. Yung iba-iba naman kasi yung mga naiipundar ng mga OFW. Para sa akin, inuna ko ka talaga yung bahay. Kahit gano'ng kasimple lang yan, kahit gano'ng kaano lang yan. Mas maganda kasi may sarili kang bahay, may sarili kang lupa. Kasi danas ko na yung ano, yung palipat-lipat kami. Yung kakalipat-lipat ninyo, yung mga gamit na naipupundar mo, nauubos kasi syempre iiwanan mo eh, hindi pwede doon sa lilipatan. Ganun. Na napagod talaga ako sa sistema namin noon. Kung alam nyo lang, sistema namin noon. Hirap kami noon. Sabi ko sa inyo, yung nung umalis ako sa Pilipinas, ang bahay ko noon, bahay kubo lang. Ang meron lang ako, para lang siyang, ano, yung higaan lang na meron, na may higaan. Tapos kusina. Tapos CR. Yung CR po hindi pa ano yon, yung may inidoro. Yung hulog lang ba? Yung hulog-hulog lang. Yung mga probinsya talagang ano. Tama na yun. Okay na yun. At least meron. Tsaka yung dingding ko, alam nyo ba? Dingding ko. Puro lang mga ano yun. Puro lang mga bamboo yun. Yung mga yung mga plywood na dingding namin sa may kwarto. Ano lang yun, puro mga parang pinagtagpi-tagpi lang yun. As in, sabi ko sa inyo, yung, ano, yung mga nakakakilala sa akin dyan sa De La Paz. Ayan, alam nila yun. Alam nila kung ano yung itsura ng bahay na meron ako dyan. Tsaka kung ano yung sistema ng buhay ko dyan nung umalis ako. As in, sabi ko sa inyo, parang nakadapa na kami sa lupa. Tsaka, iilan yung mga tao dyan na nakakaalam sa lugar ko na yon na inalisan ko, na ang buhay namin is ganun kababa. Sabi ko sa inyo, ako na yung nahihiya lumabas kasi ang dami kong utang, kung sino-sino na lang. At yun yung naniningil na sila, eh anong ibabayad ko? So, nag-decide talaga ako na pumunta dito. Kapag mahirap ka, hindi ka nila kilala. Parang itsapwera ka. Ay, mahirap yan. Huwag mong pansinin yan. Parang ganun. Pero hindi naman lahat. Hindi ko nila lahat. Pero karamihan. Karamihan. So, yun guys. Siguro wala naman na ako nakalimutan na. Kung may nakalimutan ako, kung ikaw, isa ka rin OFW, tulad ko. Isa ka rin siya gala na nakaka-relate dito sa topic ko na to. Comment ka kung ano mga naranasan mo nung mga panahon na hindi ka pa umaalis at nung nandito ka na. Ingat po tayo kasi ako pauwi na rin naman ako. Almost month pa ako, uuwi na rin ako. Kaya, kita-kits sa mga anak ko, sa pamilya ko. Sana nga, mawala na yan yung corona na yan para o naka-uwi. Dire-diretso na, wala lang quarantine. Kasi hassle, di ba? Mag-ano ka pa, mag-swab test ka pa. Ang tagal, parang, pwede ba? Ano, bilisan nyo na yung panahon. Di ba? Tapos yung sasakyan mo, parang gusto mo, ano, pan. Ikaw na lang yung mag-drive. Pwede ba nga, no? One click na lang. One click. Ha? Nandun ka lang sa bahay. Para ano naman. Mayakap mo na yung mga ano, pamilya mo. So, ayun po. Maraming salamat po sa panonood. God bless po sa inyong lahat.